So ngayon, let's go ahead and retest this bike. Ang initial video ko, it had minor issue yung sa manibela. Pero ngayon, napaayos na. Sabi na may-ari na durog daw yung knuckle bearing. So kaya pala ganun. Kaya nung dinala ko, lalo siguro na durog. Kaya ang hirap dalhin. So tara. Laki ng pinagkaiba. So mas magaang na sandalin ngayon, no? Sobrang stable. Engine braking test natin. Sakto lang. Hindi ganun kalakas. It's more on the soft side. Test natin acceleration. Pwede na. Hindi siya ganun kalakas mag-accelerate. Okay. So na-test natin yung preno. Tingin ko may improve pa yun. Siguro bleed it out. Palit ng brake pads. Ayun o. Tingnan nyo, ay manibela. Even at lower speeds, parang ayun o, kumakadyot-kadyot pag pinipray naman ng yung harapan. Try natin isingit. Okay. Turning radius na medyo limited. Yung suspension niya sa likod, medyo matigas. As in, matigas. Ayun, oh. Ah. Yung suspension naman, Sarah, para sa akin, okay lang. Mamaya makikita natin pagtawid doon. Kasi yung kalsada doon, medyo may mga parts na medyo mas madubak. Madaling hanapin yung neutral. Sobrang daling hanapin ng neutral. Then standing still.
naka skinny jeans lang ako, manipis pa. I don't feel any heat at all, so hindi siya mainit dalhin. And also another impression is medyo ma-vibrate siya. Even on higher gears, medyo ma-vibrate. Mamaya, ikot uli natin. Let's do a speed run to see. Yung front suspension niya, okay lang. Maganda yung play para sa akin. Hindi katulad ng rear suspension niya, medyo matigas. Pero yung front, maganda yung play para sa akin. Maganda yung play. Pag dinaan mo sa malubak, hindi mo masyado nararamdaman. Yung brakes sa likod, matigas. Antigas sa pakan. But again, pwede yun. Ma-adjust naman yun. Pwedeng lambutan. Again guys, ito yung mga impression ko lang ha. Impression ko lang. Personal opinion ko lang, okay? So, your experience may be different from mine. So, medyo yun ang sinasabi ko. Matigas ang suspension sa likod. But again guys, think about the price. Kung magkano yung presyo nito compared sa ibang 200cc na sport bike. You know, if this is my bike, lalambutan ko lang konting suspension sa likod. You know, siguro bibili ako ng adjustable na kasha dito para medyo maganda yung play. And sigurado ako, mas kaganda lalo yung handling nito. Don't expect too much, like, you know, super sport performance. Kasi, hindi naman to ganun eh. Dali niyang iniko. Yun, yung brake sa harap, medyo, yun, medyo grabby. One thing I like is yung foot placement. Alam ko on my initial video, sinabi ko medyo tumatama dito sa calves ko yung foot peg. Pero when you're riding it, sobrang neutral ng position, hindi siya masyadong aggressive na pa. Hindi siya masyadong aggressive, komportable siya. Now I know why yung ibang bumibili nito naibabiyahe ng malayo. Kasi hindi naman talaga siya nakakapagod eh. All you have to do is grip mo yung tank ng legs mo para hindi mo masyadong maramdaman yung pressure sa kamay. Yeah, kasi mangangalay ka talaga dito pag if you don't use your legs to grip the tank, pag talagang sa handlebars ka na nakakapit. So yung preno. Yung gulong niya makapit, ayos yung grip. Stock tires to. I forgot the sizes. So para sa stock tire, makapit. Di ko alam kung ano yung tire pressure niya, pero the way it's set up, okay na. Ayos! I mean, ayos. Na-enjoy ko rin. Ayos na bike to for the price.
Yung side mirror niya medyo malayo, pero maganda yung adjustability niya. Kita mo naman yung likod mo. Instead of mag chicken wing ka, idayo mo lang ng konti. Ayan. So, kita mo na yung likod mo. Kita pa rin konti yung braso, pero it's fine. Simple lang. It has the clock, yung odometer, kilometers per hour, fuel gauge, pati yung gear. Uy, KTM Duke. I like the sound of the exhaust, pero maganda. Hindi masyado masakit sa tenga. Narinig mo yun? Ayos yung tunog. Kahit di ka na magpalit ng pipe, ramdaman ko yung vibration sa betlog ko. Pero when you shift up, hindi naman na masyado, konti na lang. Dito malilim. Ayun, oh, pag pinapray na mo, makakadjut-kadjut. So, this is the bike. I hope you can see it. So, overall, good-looking bike. It's a good-looking bike. Thing I like is yung tambucho. Ayun, oh. Sound test natin. Touch. Stock pipe yan, ha? Sa pagkakaalam ko. Pwede na, pwede na. Next thing I like is yung tires. Maganda yung gulong. Makapit even for a stock. I believe this is a stock tire. Ayos, maganda, makapit to. So ang profile na is 140 by 60, 17 inch. Gusto ko rin yung forma nitong mags. Maganda. Ayos. Sana binlock na lang nila to. I think it's a lot good looking kung itim tong brake caliper. Tapos plain silver na lang to or black instead of red. Sa front, 110 by 60. So, okay naman. Maganda. Bagay na bagay sa motor overall. Forks, sana dinilaw nyo na lang. Mas maganda kung dilaw instead of bronze. Wala lang, saan lang. Tapos mo ni lowered na may-ari for about an inch. Gusto ko rin to, parang Ducati. Itong tail para siyang BMW S 1000 RR, so parang may
patulis dito. Gusto ko rin to, yung may heel protector para hindi tumama dito. Hindi ko naman siya masyadong naramdaman kanina, pero it's a good thing na nandyan yan for safety rin. Mamaya kasi sumabit yung sapatos mo or yung heel mo dito sa kadena, di ba? Ayaw ko lang is ito, itong ano, medyo parang masyadong malaki masyado. Parang medyo malaki masyado itong flaring sana. Medyo inisliman nila pataas konti, tapos pa ganun, hindi masyado mababa kasi parang mababa masyado eh. Alam ko nilowered, pero nung hindi pa ito nilowered, mababa na tingnan eh. So pag medyo mataas yung humps, alam nyo naman ang humps dito sa Pilipinas, minsan parang dalawang posting tinumba lang, humps na. If I own this bike, papalitan ko to. Papalitan ko ng flash turn signal. So, nakadikit, hindi yung nakalabas. Ako lang naman. But, you know, ito, tatanggalin ko to. Ako lang naman ah, tong decals na to para malinis tingnan. Yung racing tsaka to, para all black. Then, maghahanap ako ng double bubble windscreen. Yung medyo mataas. Yung, basta, double bubble. Para medyo mataas, additional wind protection din eh. Ito, medyo yung hangin tumatama below sa chan ko pa tumatama yung hangin eh. So, it's better if above sa mga chest or chin, okay na yun. But overall, for its price, sulit tong motor na to. Nga pala, may nagsabi na sa mga comments na kailangan daw ipa-refiber to. Ano no, hindi ko alam. Kasi medyo mahina daw. So, pag lagi kang may angkas, para hindi mabasagan ng fairings, pwede daw ipa-refiber to para mas tumibay. So, one thing I can say is, don't expect too much sa acceleration. As is, pwede na. I'm sure kung medyo gusto niyo lumakas yung or bumilis yung acceleration, you can tweak the sprockets, palit kayo ng sprocket combination. If this is my bike, ang una-una kong i-improve are yung brakes. Yung brakes na I don't like the feel. Sa harap, parang makajot-kajot. Sa likod naman, medyo matigas. Ayan o. Di masyado makapit, pero it's something you can adjust. It's something you can adjust. It's a looker, man. Kanina, I can see people looking at me sa stoplights. Siguro, they're trying to figure out anong motor yung dala ko. yun lang. Nga pala, ang fuel consumption niya kanina, while I'm driving in the city, tsaka papunta dito sa Tanghari, around 25 to 28 kilometers per liter. Yung mga buttons niya, okay naman. I mean, yung dash to pass, high-low beam, turn signals, light, kill switch, horn, high beam, low beam. Maganda yung placement ng mga buttons na. Yung ride quality niya, tulad ng sabi ko kanina, yung suspension sa likod, medyo matigas. Yung front suspension niya, okay. Okay na para sa akin. Yung handling niya okay, hindi yung rider's triangle niya para sa sports bike is okay na. Itong foot peg na to sa tingin ko helps a lot kung bakit medyo comfortable kasi hindi masyadong sa likod. Sa gitna lang siya, hindi masyadong bent yung pa ako. Tapos oo, medyo yuko ka, pero if you grip the tank while you're riding, hindi mo masyadong mararamdaman yung pressure sa kamay mo kasi nag-grip mo yung tank. Para sa presyo nitong Motorstar, para sa looks na nakakuha mo,
sulit na to. I'd recommend this for beginners kasi madali lang naman siya i-maneho. Hindi naman siya sobrang lakas. So, sa mga baguhang nagmo-motor, natakot kumuha ng ganito, huwag kayo matakot. It has friendly power. And again, since na naayos tong hand, yung knuckle bearing niya, I love the handling. Okay siya. Yung power, okay din. Hindi siya ganun ka-aggressive, but it's good enough. Ano yung sabi ko sa power? It's good enough. So now I know bakit maraming naka Motorstar Z200S. Para sa presyo niya at sa makukuha mong performance, don't go. Sulit na. Sulit na, sulit na. Konting modifications to it. Sa brakes, sa rear shock, I'm sure this will be a very good bike. Yun lang guys, that's it for me. I'd appreciate if you subscribe and click on the bell icon to get notified whenever I upload new videos. Thank you for watching. Ride safe!